Hello everyone and welcome back to my channel. So this morning I'm going to talk about a very serious problem, serious topic though. So just this morning when I arrived here in school, in our office here in the office, I saw the news, okay? Yung pinost ng Brigada News Davao, okay? So, nasad ako because isa na namang teacher ang nag-commit ng suicide, okay? At sa school pa mismo. And, kababayan ko pa, taga Compostela Valley. Malapit lang ng Compostela, okay? Tagatagom. Yung teacher is Tagatagom City. And, so this morning, yung tanong ko is, what is the reason, okay? The reason behind kung bakit napakamatay yung teacher, okay? Or kahit hindi teacher, yung ibang tao, kung bakit sila nag-suicide, kung ano yung reason, okay? Reason, na umabot sa puntong ganun, na nag-suicide sila. So, I have here, I'm going to show you, I have here the possible reasons. So, sa akin lang, yung posible na reason kung bakit yun, bakit nagawa ng isang tao. Yung ganun. So, first, siguro, is eto. Depression. Tawa ba yung spelling? So, siguro, depression. Na-depress yung teacher. Okay? May pinagdaanan si teacher. Kaya na-depress. Sobrang depressed. Kaya yung isip niya is ganun. Is it possible? Another possible reason is yung stress. Kasi pag stress ang isang tao at daming iniisip, stress na stress, di makatulog, di makakain, at ano pa. So marami ang papasok na negative and ano sa negative thoughts. Thought about sa ano sa isip. So posible na stress is the reason or one factor kung bakit ang tao ay mag-commit ng suicide. That is one possible reason. And pressure. So siguro pressure and pressure sa trabaho, sa school, the pressure sa head ng school, sa principal, sa mga kasama sa ano, kasama sa school, ibang teachers, ibang workmates, office mates, na pressure dahil sa trabaho. Tapos ang dami-daming paperwork. Kasi yung nababasa ko at sinasabi nila na mga friend ko at yung ibang mga tao doon sa Philippines, yung mga teacher is, sabi nila ang dami ng trabaho ngayon. Yung mga teacher, ang dami pinapagawa, maraming deadline, so nape-pressure sila dahil sa dami. At meron pa silang mga paperwork, tapos nagtuturo pa sila, okay? Every day. So, possible siguro sa elementary, mga 7 or 8 hours or 6 hours. I don't know. Kung ilang hours na nagtuturo. Tapos, pagdating sa bahay, dala-dala pa yung mga paperworks. Okay? So, isa yun. Tapos, yung boss mo pa, yung head mo pa is, you know, parang ano ka talaga. Imbes na macha-challenge ka. So, ayun. Ma-pressure ka. Yung sobrang pressure. Okay? Dahil
lalo na yung mga baguhan. Baguhan sa school, okay? Lalo na yung mga under daw sa DepEd ngayon. Sabi nila kasi ang dami daw paperwork. So, pagbaguhan ka pa, nangangapa ka pa, okay? You don't know what to do first, okay? So, is it possible? The pressure is one reason. And another thing is attitude. Yung attitude ng what? Hindi yung teacher or siguro attitude ng head ng school. Okay, ng mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi magandang pakikitungo, pakikisama sa iyo. Or yung attitude ng mga students, mga bata, di ba? Kasi yung mga bata ngayon, the new generation, they are very active and they love to explore things around, ba? So, sobrang makukulit na yung mga bata ngayon. I don't know kung bakit, siguro sa kinakain nila or sa mga pinapanood nila sa television, yung mga teleserye dyan. So, imbis na i-mold sila to have a good character, to have a good attitude, but iba, kabaliktaran yung nangyayari. So, possibly isang reason kung bakit ganun is yung attitude ng mga bata sa classes, sa school, okay? And isa pa, love life. Baka si teacher iniwan ng kanyang boyfriend, iniwan ng kanyang girlfriend, or si teacher may asawa, yung asawa niya may problema siya sa asawa. So siguro may problema si teacher sa love life, di ba? Yung love kasi pag ano, kasi magkawan siya, guys. Okay. So may intermission. So siguro love life isa sa reason kasi maraming ano eh, marami ding mga ano, mga tao na nagpapakamatay ng dahil lang sa love, L-O-V-E. Okay? Baka may problema sa kanyang mister, sa kanyang asawa, yun. Possible, love life, isang factor or reason kung bakit. And, next is family problem. Okay? So, di talaga natin maiwasan na magkakaproblema tayo. So, from time to time, we will encounter problems, okay, within the family or in our family. So, this is one reason, family problem, okay? And the last one, but the last one, na naisulat ko is money. So, minsan kasi, mahirap talaga eh. Kasi parang money yung nagpapaikot sa ano eh. Dito sa, ano eh, earth, dito sa mundo. Kasi lahat na lang bagay ay may kapalit na pera. Okay? Lalo na ngayon na ang bilihin dyan sa Philippines is pumataas. Okay? Masyado ng ano, mahal yung mga bilihin. Tapos teacher, magkano lang yung salary? Diba? Yung teacher 1, entry, ano niya, first, ano, salary is, ano, tapos marami pang deduction. Sa pag-ibig fan, GSIS, or tax, lalo na pag single, diba? Oo. So, wala ka pang mga dependent. So, ang laking tax, makaltas. Okay? Ma-deduct sa yung salary. So, magkano lang yung take-home, yung net na maiuwi mo sa bahay. So, possible din naman yun kasi yung iba nga na nang dahil sa pera, eh, nagnanakaw, diba? Yung mga, gumagawa ng mga krimen. So, nang dahil sa pera. So, siguro din, this is one factor or one reason kung bakit. So, we'll recap. So, what are the possible reasons kung bakit ang isang tao, nilang teacher, ay mag-commit ng suicide? Possible, it could be money, family problem,
love life, attitude ng iyong head, yung mga co-workers, office mates, yung mga attitude ng bata sa school, if you're a teacher, and stress, pressure, okay, pressure sa trabaho, sa paperworks, daming paperworks na yan, and then depression, okay? Meron din mga artist yung mga celebrity na nag-suicide din dahil sa depression. Okay? Di talaga natin maiwasan yan yung maganong mga pangyayari sa ating buhay. But, sa lahat ng mga nito, posibleng reason, okay? Yung mga posibleng reason na ang tao ay mag-commit ng suicide is, what we need to do is, we need to pray. Pray more. Pray harder. Okay? Because whatever trials, whatever problems, okay, the depression, problema sa pera, problema sa family, problema sa love life, yung mga worries natin, we need to surrender all those things to our Father na nasa heaven. We need to pray to God sincerely, okay, because He is there. He is up there to help us. He is willing to help us anytime. Okay? So, yun lang po. And thank you so much po sa panunood sa aking video na ito. At please don't forget to like, share this video, and subscribe to this channel, Valna Vlogs. And so, kung ano pong mga, ano po, huwag niyo pong kalimutan, don't forget to leave your comments down below kung ano sa tingin niyo ang reason, okay, kung bakit ang isang tao or isang teacher ay nag-suicide. So, that's all for this morning, for today, and thank you so much, and see you again on my next video. Bye-bye!